Well, next blog is a PWD blog. So may nabasa akong article dun sa The Daily Sentry. So meron siyang dyslexia, so barok-barok siya mag-English at saka grammar error. E cumlaude. So marami na tayong nakikita ng ganyan na PWD, may Latin honor. So ito yung may na-vlog na akong isa, yung may orthopedic, nalimutan ko na yung pangalan kasi matagal na. So ito yung, ito siya, may dyslexia naman. Speech disability. Ang ito lang kaya ako binablog ha? Kasi ako may physical disability, may orthopedic disability. Eh dinajudge na. Eh di mas lalo na to, lalo na nung mga feeling matalino. Oh, di ba? Siguro ang hindi lang magja-judge dito is yung mga English teacher. Meron akong mga English teacher dito na mag-friend. So, paki-ano na lang po, baka naka-encounter na kayo o meron kayong mga estudyante na may dyslexia. No. Kasi ang makakaintindi lang nito is yung mga English teacher talaga. Malalaman talagang sila yung unang-unang makakapagsabi na baka may dyslexia to. Kailangan patignan sa professional, yung sa mga doktor talaga para ma-determine. Kasi sila yung unang-unang makakapansin. Kasi ayos yung ano eh. Pag may dyslexia ka, ayos yung ibang ano mo. Ibig sabihin, kasi dahil hindi ka nga makapagsulat ng maiging English, eh nahihirapan ka na dun sa ibang subject at saka hindi mo ma-express yung sarili mo. Ang kwento dun, nung nakapag-aral siya sa Japan, yung mga Hapon, hindi siya ginudge. So yun yung masakit na ugali ng mga Pilipino, masyadong judgmental. And then, yung masakit pa nun sa mga Pilipino, aminin na natin na kunwari kinakaibigan natin yung mga may disability. O, di ba? Ang masakit nun, parang ano eh, inaano natin na kaklose natin yung ano eh. Kaklose natin yung PWD kahit ano eh, kahit na wala naman ta, gusto lang natin talaga siyang gusto lang natin siyang pagkatuwaan talaga minsan, sa totoo lang. Minsan kung may ano, puro charity case, puro awa. Ngayon kung hindi ka maawa, pasensya kami, di ba? Kasama na ako doon dahil PWD din ako eh. So, yun. Ano lang ba yun? Nire-respeto mo dahil naaawa ka. Hindi, buti pa yung mga Hapon eh. Siguro nandun na yung awa, pero nandun din yung respeto na deserve ng tao. So, yun lang yung akin, no? Doon sa mga may mga dyslexia. So, isishare ko na lang. Ang pangalan daw niya ay Mimi. Mimi yung pangalan niya. Based dun sa article, graduate siya ng UP. Cumlaude siya na may dyslexia. No, so, i-share natin yung article sa FB, tsaka sa, pag ito sinare ko sa YouTube, i-ano ko yung ano, para makita ng mga, ano, kahit dun sa mga disability forum PH, tsaka dun sa page namin. Kasi yun nga, lalo na ngayon, di ba sa Sunday, yung ano, National Disability Prevention and Rehabilitation Week. So, ano, kasi lagi tayong nakapokus dun sa rehab eh, paano yung prevention? At saka kung halimbawa may dyslexia na siya, paano siya tatratuhin ng tama paglabas niya ng bahay? Kasi merong ibang mga may dyslexia na hindi nila tanggap or hindi nila alam na meron silang dyslexia. Siyempre, unang-una, pag nalaman mo may dyslexia ka, unang-una, in denial ka muna. Psychological, ano yun, natural yun. O, di ba? Unang-una, di mo matangkap sa dinami-dami ng, sino bang gustong magkaroon ka ng ganon, di ba? Magkaroon ka ng speech disability o speech impairment, di ba? So, yun lang. No? Ano ko lang din eh. Kasi itong mga kapwa natin Pinoy o kapwa natin Pilipino, sila pa yung makatawa eh, wagas. At saka hindi, merong iba. Merong iba feeling magaling mag-English eh. Hindi naman sila English major. Hindi naman sila AB English o ang major nila sa eduk eh, English. Di ba? Kung yung mga Amerikano nga at British, slang lang eh. Hindi porket slang ka, magaling ka na.
Kaya nga gumagamit ng slang eh, kasi you don't know how to use English properly. Yan, kaila Ma'am Nida, kaila Ma'am Melody, tsaka kaila Ma'am Hannah. Yan yung mga kilala nating English teacher. Tatag natin yan. Eh, minsan nga, sa Tagalog o sa Filipino, wikang Filipino na yun, minsan slang lang tayo dahil minsan wrong grammar din tayo sa Filipino. Sama na rin natin, pati Filipino. Huwag lang English, pati Filipino, sama na natin. Para lubus-lubusin ko na. Yung iba sasabihin, ano, huwag ka mag-English kasi nasa Pilipinas ka. Eh, ikaw ba? Well-trained ka ba sa Tagalog? O sa Pilipino? O. Eh, yun lang. Kasi, yun na nga eh. Yung mga, ano kasi, kumakatawa. Hindi, kasi yun na yun eh. Yung magkukuray ka ng English, ano, publicly. Yun yung mas nakakain. Hindi kasi, minsan, karamihan ng tao, mga taong nakakasalamuha ng may dyslexia, hindi naman nila alam na may dyslexia yun. So, kung alam nyo na may nalaman nyo may dyslexia yun, mag-sorry naman kayo ng, ano, with sincerity. Pag yung magso-sorry kayo na labas sa ilong o labas sa tenga, masabi lang na, parang ano lang, parang, ano to, parang, complete, ano lang, for completion lang kasi required kang mag-sorry. Politically correct yung mag-sorry ka pero wala sa sense sa loob mo, hindi bukal sa loob mo mag-sorry. So yun yung masakit. Kasi hindi natin alam may dyslexia. So pag yun sana no, pag nalaman natin may dyslexia, dapat marunong tayo mag-apologize. Eh kasi ako speaking from experience, meron akong kakilala na hindi talaga magso-sorry pero labas sa ilong at saka sa tenga. Pati sa bibig labas pa. Diba? Eh, hindi natin alam kasi minsan ano tayo eh. Minsan, akala kasi nila pag alba sa aming mga, sa ating mga PWD, minsan pag meron na tayong laging kinakausap na ganito, ganyan, feeling kasi ng ibang tao, close na sila sa atin. Okay? Yun muna yung, yun yung lahat ko sinasabi. Tanungin nyo muna yung tao kung close na ba tayo or komportable ka na ba sa akin. Ngayon kung hindi pa, eh matuto tayong magantay. At saka kung hanggang dun lang talaga or merely acquaintance lang o hi, hello, civil, okay. Okay lang yun, hi, hello lang kayo. Tanggap na yun. Ako tanggap ko yun kung hi, hello lang sa akin yung isang tao. Kasi kung yun lang yung maibibigay niya, at least that is the sincerest, hahanapin mo yung may sincerity na, na pwede niyang ibigay. Hindi mo na pwedeng anuhin yung ano, inad ka na nga sa social media, mini-message ka, or binabate ka kung kinakailangan, or kung birthday mo, binabate ka, kung may okasyon, kung Pasko, bagong taon, binabate ka. So that is civil, okay, pero yung sasabihin mo na ano, pag-assume ka na, kaibigan! Ako sasabihin, mandadamay ka pa na ibang tao. Sasabihin mo, mahal ka namin eh. Mahal ka namin eh. Nandamay ka pa. E, ikaw lang naman yung may gusto sabihin nyo. Tapos ang ano do, mangi-istorbo ko pa ng ibang tao para lang. Kasi nakabla ka na, so mangi-istorbo ko ng ibang tao. So yun na sana ano. Kasi itong may dyslexia, ito rin ang isa sa mga ano eh, mga kinukutya, binubuli ng ibang tao, minsan nagja-judge na ibang tao. So kung hindi natin alam before at nalaman natin, matuto tayong mag-say ng proper apologies and treat people with dyslexia well. So mahirap yung ganyan eh, mahirap talaga. At hindi natin alam kung anong psychological effect o anong emotional effect ang nadadala ng ating pang-judge, pangungutsa doon sa mga taong may dyslexia. And doon sa mga, hindi lang doon sa may dyslexia, doon sa may mga PWD sa swing. So, hindi naman lahat ng PWD ay sinuswerte sa, most PWD is hindi sinuswerte sa lahat ng bagay. So, hindi mo pwede sabihin na, oh, eh bakit siya, may kapansanan siya, pero tinanggap siya, minal siya. Hindi naman lahat ng tao pare-pareho ng tadhana eh. Di ba?
Diyan naman lahat ng tao pare-pareho ng tadhana sa buhay. So maaring yung pinaka-soulmate mo is pwedeng hindi mo asawa. Pwedeng kaibigan mo lang o friend zone o tropa zone ka lang, di ba? Hindi mo pwede na porket soulmate mo eh asawa mo agad. Hindi naman parating ganun. Kasi yung iba, kailangan soulmate mo, eh soulmate mo na yan eh. Dapat asawa mo na yan, hindi parating ganun. So yun lang ang maano ko. Kasi yun na, sasabihin ko na rin, hindi lahat ng PWDs is swerte sa ganyan. Lalo na doon sa mga may dyslexia, isa yan sa mga, nako, hindi natin alam pagdating sa mga relationship. Swerte kung tatanggapin, mapababae o lalaki. So yun lang ah.